Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa Ilagan Christian Church. Ngayon po ay Marso 18, taon 2020. Ngayon po ay Miyerkules ng gabi. At tayo po mga kapatid ay marapat lamang bilang mga anak ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Lalo na po sa panahon na ito ng confusion, panahon ng pagkatakot, panahon ng alanganin ng lahat ng bagay at walang kasiguraduhan. Sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo na mga anak ng Diyos ay dapat higit sa lahat na magtiwala sa Kanya. Na ituon natin sa Kanya ang ating mga puso, ang ating buong pag-iisip at pagkatao. Nang sa ganon makasumpong tayo ng liwanag at pag-asa sa Kanyang presensya. Sa halip na tayo ay matakot, tayo ay sumamba sa Kanya sa gabing ito at ating pagbulay-bulayan ang Kanyang mga salita. Gaya po ng sinasabi sa Awit 42, verses 5-9. Why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Ngayon, ang daming mga tao ang nagpapanik, nadidepressed, punong-puno ng takot. Marahil tayo bilang mga Kristiyano ay nakakaramdam din ng ganun. Pero hahayaan ba natin na tayo ay gupuin ng despair? Hahayaan ba natin ang kaluluwa na lubusang malugmok sa kalungkutan at kabiguan at kawalang pag-asa? Hindi po, mga kapatid. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At tayo po ay merong buhay na pag-asa sa Kanya. Sa halip na tayo po ay matakot, tayo po ay magpuri muli sa Kanya at tayo ay magpakupkop sa ilalim ng Kanyang presensya sapagkat Siya lang po ang tangi nating pag-asa. Siya lang po ang tanging tagapagligtas. Siya po ang atin pong tanging saklolo at wala ng iba. Kaya nga, gaya po ng sinasabi sa teksto, therefore I remember you. The Lord will command His loving kindness in the daytime, and His song will be with me in the night. A prayer to the God of my life. Amen. So sa gabi pong ito, tayo po ay magpalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sapagkat ang Kanyang salita ay bukal ng pag-asa, liwanag. Pinibigyan Niya ng lakas ang mga nangihina nating kalooban. At tayo'y magsipag-awit na sa halip na tayo'y malungkot, tayo ay magpuri sa Kanyang kabanalan. Sa Awit chapter 32, verses 6-7, therefore, let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found. Surely, in a flood of great waters, they will not reach him. You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. Sa Tagalog po, ang lahat ng may takot sa iyo ay dapat manalangin sa oras ng kagipitan. Ikaw ang tawagin at sa bugso ng baha ay di sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan. Ililigtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas ang pag-iingat mo at pagliligtas. Amen. So tayo pong lahat ngayon ay tumuon sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Thank you.
tayo'y magtiwala sa ating Diyos at tayo'y magpakupkup sa Kanyang kapangyarihan sapagkat ang Diyos nating sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Siya ang nagpadala ng sakit na ito bilang parusa sa lahat ng mga taong hindi kumikilala sa Kanya at hindi nagpapasakop sa Kanyang paghahari. At siya lang din ang may kapangyarihan na mag-alis ng sakit na ito. Kaya, saan tayo dapat matakot? Hindi tayo dapat matakot sa COVID-19, deadly na virus na ito. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Matakot tayo sa Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Sapagkat kung siya ang nagdala nito bilang parusa sa lahat ng hindi kumikilala sa Kanya, siya lang din ang may kapangyarihan na mag-alis nito. Kung tayo'y magpapakumbaba sa Kanya, mananalangin at hanapin ang Kanyang mukha, at tayo ay tumalikod sa ating kasalanan, ang Panginoon ay pakikinggan niya ang ating mga panalangin, at tayo ay Kanyang patatawarin sa lahat ng ating kasalanan, at tayo ay Kanya niyang pagagalingin. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Gaya ng sinasabi sa may Psalms 27 verses 1 to 5, "The Lord is my light and my salvation." Siya lang ang liwanag natin sa panahon ng kadiliman. Siya lang ang kaligtasan natin, lalo na sa panahon na ito ng dreadful disease. "Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? When evildoers come upon me to devour my flesh, my adversaries and my enemies, they stumbled and fell. Though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war arise against me, in spite of this, I shall be confident. For in the day of trouble, he will conceal me in his tabernacle, in the secret place of his tent, he will hide me. He will lift me up upon a rock." Tayo po ay magpakupkup sa ating Diyos na buhay. At tayo ay patuloy na magtiwala sa kapangyarihan ng Kanyang mga salita. At tayo ay muling manambahan sa ating buhay na Diyos. Sa mga paglulu
In Psalms 119 verse 104, You are my hiding place and my shield. I wait for your word. Ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang. Ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. And in Psalm 68, verse 19 to 20, Blessed be the Lord who daily bears our burden, the God who is our salvation. God is to us a God of deliverances. Amen. And to God, the Lord belong escapes from death. Tanging sa Kanya lamang tayo makakaiwas sa lahat ng kapahamakan sapagkat Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. He is the God of deliverances. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nilikha mo para sa iyong pleasure. Ama, nagpapasakop kami sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos. Kami ay kinahabagan mo. Kami ay tinanggap mo bilang iyong mga anak at tagapagmana ng lahat ng iyong mga pangako. Ama, sa mga oras na ito, O Lord, marami po sa mga anak mo, O Lord, ang nangangamba dahil sa mga pangyayaring nagaganap ang paglaganap ng COVID-19. Panginoon, Ikaw po ang aming kalasag, aming Diyos. Ikaw lang ang dapat namin katakutan. Hindi ang COVID-19, hindi ang kamatayan, O Lord. Ikaw lang, Amang Dakila, kami po'y lumalapit sa iyong kapag at biyaya. Lukuban po kami ng iyong malabay na bakbak. Kahabagan mo po ang iyong mga anak. Sa iyo lang kami matatakot. Sa iyo lang kami magtitiwala sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Ikaw lang ang may kapangyarihan na magpaalis ng deadly disease na ito. Ikaw lang ang tanging pag-asa ng aming bayan. Ikaw lang, Panginoon, ang pag-asa ng buong sandaigdigan. Sa mga oras nito, O Lord, iunat mo po ang iyong kamay sa iyong mga anak. Palakasin mo ang kanilang kalooban. Turuan mo sila na tumingin sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga salita, sapagkat ang iyong mga salita, O Lord, ay totoo. Lahat ng iyong mga judgments, they are true and they are righteous altogether. Lahat ng iyong mga gawi, lahat ng iyong mga desisyon ay pawang katotohanan at makatarungan. And nobody could question your sovereignty. Panginoon, Ikaw ay matupit. Ikaw lang, O Lord, ang tangi naming pag-asa, kalakasan sa mga oras nito. Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa pag-asa na mayroon kami kay Jesucristo. Salamat sa kanyang tagumpay. Ama, Ikaw ang aming buhay. Ikaw lang aming kinabukasan. Ikaw lang aming pag-asa. Kung nabubuhay man kami, kami ay nabubuhay para sa iyo. At kung kami mamamatay, kami ay para sa iyo. Sa makatuwid, kung kami man ay buhay o kung kami man ay patay, ang pinakamahalaga, O Lord, kami ay nasa sayo. At walang po pwedeng makapaghiwalay sa amin sayo. Kahit na ang virus na ito, O Lord God, hindi kaya kami iwalay sayo. Panginoon, Ikaw ang haba ng aming buhay. Ikaw ang nag-appoint ng buhay at Ikaw rin nag-appoint ng aming kamatayan. Ang lahat ay nasa iyong mapagpalang kamay. At Lord, nagtitiwala kami sa iyo. Sa buhay na ipinagkaloob mo sa aming lahat, sa buhay na walang hanggan, na ngayon, kahit kami ay naririto pa sa balat ng lupa, kami ay nagtataglay na ng buhay na ito. Kahit na hanggang kabilang buhay, tuloy-tuloy ang buhay na walang hanggan. Ito'y wala ng katapusan. Sapagkat ang kamatayan ay nalupig na
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Ama, kami ay patuloy na magtitiwala sa iyong kapangyarihan at tanging sa iyo lamang kakapit sa lahat ng panahon. Father God, thank you for the hope we have in Christ. Thank you for the victory we have in Him. Bless us bountifully. Bless us, O Lord, in the midst of this crisis. We worship you. We adore you, O God, and we exalt your holy name. This is our prayer, Father, in Jesus' mighty name. Amen.